Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Narito po muli tayo sa Rema Pills para po tayo po ay manalangin at mag-worship. United prayer po. Amen po. Ang bawat isa po sa atin ay nag-iintay po ng Friday prayer po. Amen po. Bago po tayo mag-umpisa sa prayer and worship, tayo muna po ay mag-topic po muna po. Ano po? Ano po ba yung nakaraan nating pinag-aralan? Di ba po yung mga tinuro po nila na tinuro po nila pastor nila ng ating po mga pastor na patungkol po sa bitterness. Amen po. Yun naman po ay pag-gulay-gulayan na po ng ating mga pastor at tinuro na po sa atin. Amen po. Ngayon po, ang topic natin ay about intercede. Amen po. Intercessors. Amen po. Ano po ba ang intercessor? Ano po ba ang intercessor? Ang meaning po ng intercessor ay isang taong na namamagitan sa ngalan ng iba, lalo na sa pamagitan ng pananalangin. Amen po. Ang intercessor po ay tagapamagitan po. Amen po. Sabi po dito sa John chapter 17, verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Amen po. Verse 21, maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ngayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen po. Pansinin po natin dito na ang pinapanalangin lang po ng Panginoon ay yung pong mananampalataya. Yung pong mga taong sumusunod sa Kanya. Amen po, yung mga disipulo niya. Yun lang po yung pinapanalangin niya. Sabi nga po dito sa verse 9 ng chapter 17, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa iyo. Amen po. Sa atin pong mga mananampalataya, hinihingi din po ng Panginoon na tayo po ay maging intercessor. Amen po. Alam niyo po kaya po tayo nakakatagal pa sa panahon ngayon, lalo na po sa panahon na hinaharap natin na sitwasyon. Amen po. Hindi lang po dahil sa ating pananalangin, kundi sa pananalangin po ng ating mga pastor. Sila po yung ibinigay sa atin ng Panginoon na maging intercessor. Amen po. Sila po yung matyaga na everyday po ng buhay nila, morning, afternoon, evening, sila po yung intercessor. Amen po. Sila po yung bumaharap sa kaaway. Sila po yung nag-intercede. Amen po. Sila po yung nagdadala sa atin para po tayo ay makapagpatuloy pa rin. Hindi po natin kaya na magpatuloy sa buhay natin na hindi natin kaya, not by might nga po eh. Sabi nga po, tayo ay nakakapagpatuloy sa pamagitan po ng intercede, ng intercessor. Amen po. Yan po yung mga lingkod ng Panginoon. Yan po yung matyatsaga na nananalangin. Amen po. Yan po yung ginigising ng Holy Spirit. Na pag anytime na pag ginising ng Holy Spirit, biglang uupo po yan at mananalangin. Yan po yung mga nagtatravel. Yan po yung mga lingkod ng Panginoon. Mga pastor, mga workers. Amen po. At tayo din po ay tinuturuan din po ng Panginoon na mag-intercede, na manalangin. Para po naman sa mga mahal natin sa buhay. Ang mga mahal natin ay mahal ng Panginoong Jesus. Amen po. Kaya magpatuloy po tayo. Ito po ay call of duty, ang prayer po. Ano po ibig sabihin ng call of duty? Ibig sabihin po, ito po ay trabaho natin ng mga mananampalataya. Amen po. Yung pamilya natin, huwag nating sukuan sa pananalangin. Yan po ay gabi-gabi, tuwing umaga, gabi, ipanalangin po natin, pagtiyagaan po natin. Lalo na po yung mga kamag-anak natin o pamilya natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon.
Hindi naman po talaga perfect ang family na lahat po ay nakakakilala at naglilingkod na po sa Panginoon. Amen po. Kaya po, huwag po tayo wala ng pag-asa. Ang pamilya po natin, tayo at ang buong sambahayan natin ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya po, magtiyaga lang po tayo sa panalangin. Amen po. Magamit po tayo bilang intercessor ng Panginoon. Amen po. Maging ang ibang tao po, magkaroon po tayo ng burden. Buhatin po din po natin sila, dalhin po natin sila sa pananalangin, sa Panginoon. Amen po. Ipakilala natin sa kanila na ang Panginoong Diyos ay buhay. Maranasan nila ang kaligtasan. Amen po. Extend po natin yung prayer, magtiyaga lang po tayo sa pananalangin. Alam niyo po, ang panalangin walang humpay, yan po ay may magandang resulta. Amen po. Yan po ay may magandang resulta. Magtiyaga lang po tayo sa pananalangin. Alam niyo po, ang pananalangin ay malaking part sa buhay Kristiyano. Kaya po, yung po 1 hour prayer, sa sarili mo pa lang po yan. Yung prayer na 1 hour. Pero po pagka po mga 2 hours, 3 hours, yan po ay sa ibang tao na po. Kaya po, masanay na po natin, i-practice na po natin yung everyday prayer. Parte na po ng buhay natin ang pananalangin. Sabi nga po, kung tayo ay nagta-tithe o nagbibigay sa simbahan, magbigay din po tayo ng tithe sa prayer. Amen po. At huwag po tayong titigil, huwag po tayong magsasawa sa pananalangin. Dahil sabi nga po ay ang magtiyaga kang maghintay, may resultang maganda na harapin. Yung sagot ng Panginoon sa hinaharap ay mararanasan mo. Amen po. Kaya po, yung mga worker po, ngayon po, yung mga pastor po natin, yung mga worker po natin, ay kasama na po ang pamilya nila. Habang naka-deploy po yung mga worker natin sa iba't ibang outreach po, ang pamilya nila dun sa kanilang tahanan, sa kanilang lugar po, sa kanilang outreach po na iniwan, ay nagsisimba po yung pamilya nila. Ganon din po tayo. Huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong humihingi sa pananalangin. At dadating po din po yung bunga ng ating pinapanalangin. Amen po. Nawa naman po ako ay may nabahagi. Ito po si Brother Tutoy. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po sa gabing ito, sama-sama po ulit tayong mananalangin at magpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Yan po ang sabi ng Lord sa Ephesians 6:18. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. Bakit po kaya? Kasi po ang kaaway ay laging nakaabang sa atin. Sabi rin po sa Ephesians 6:12, hindi tayo sa tao nakikipaglaban, kundi sa pinuno ng mga tagapamahala na kadilimang umiiral sa mundong ito, sa mga kumbong espiritual ng kasamaan, sa ipapawin. At sa verse 13 po, sabi nga po rin, kahit gamitin natin ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. At sa verse 18, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. So, yun po ang laging sinasabi ng Lord, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Kasi kung minsan po dumadaan po tayo o dadaan tayo sa mga imposibleng sitwasyon, pero yung mga imposibleng sitwasyon po na yun, ay nagiging posible dahil po sa mga panalangin natin. Gaya po nung nangyari kay Pedro doon po sa Acts 12, di po ba? Yung time na dumaan po si Pedro sa mahirap na sitwasyon, doon po ay dinakip siya. At siya po ay ikinulong. Doon po sa kanyang pagkakulong, nakita po natin kung alam natin. At sa istorya po ni Pedro nung po siya ay ikinulong, matinding ano po yung pinagdaanan niya. Dumaan po siya sa napakahirap na at imposibleng sitwasyon. Kasi po, nung pong siya ay kinulong, maliban siya ay nakakulong na, nakatanikala pa po ang kanyang mga kamay, di ba? At bukod po doon, nakakulong na, nakatanikala pa yung kamay, ay meron pa po mga bantay sa bawat sulok. Yung po apat na pangkat
na nagbabantay. At sa bawat pangkat, may apat din na sundalo. May apat din po ang bawat pangkat. So, ganun po kahirap nung pong sitwasyon ni Pedro nung mga time na yon. At doon po sa Acts 12 na yon ay kung mababasa po natin sa verse 5 po, ang nanalangin po yung mga iglesia, di po ba? Doon po sa sitwasyon na yan, sa imposibleng sitwasyon ni Pedro. Dahil nga po siya ay bukod sa nakakulong, nakatanikala, at marami pong bantay sa bawat sulok ng pong kanyang bilangguan. Eh pero ano po eh, yung pong iglesia, yung pong mga kapatid ay nanalangin para po kay Pedro noong mga time na yun. At kung tutuloyin po natin basahin yung pong pangyayari na yun sa gawa, ay nakita po natin yung pong sitwasyon na kinaharap po ni Pedro. Talagang sobrang imposibleng sitwasyon po yun, dahil nga po imposible po siyang matakas at makawala dun sa sitwasyon. Pero hindi po eh, dahil po sa panalangin ng iglesia, sama-samang pananalangin, ay may dumating po anghel at nag-rescue sa kanila. At natanggal po yung tanikala sa kanyang kamay, nabuksan po ang pintuan ng kulungan, at maging yung mga bantay po na apat na hukbo, at sa bawat hukbo ay may apat din na mga sundalo. Di po ba? Imposibleng sitwasyon. Nakatanikala ang kamay, nakakulong, at may mga bantay. Pero ano po nangyari? Nabuksan po ang pinto. At pinagbalabalan siya ng anghel, at lumabas sila, dire-diretso po. Walang nakapansin sa kanila. At doon po ay nakita natin yung pagkilos ng Diyos, yung pong power ng prayer po nung iglesia, nung time na yun, nananalangin po ang mga iglesia nung time na yun. At doon po nakita natin yung pagkilos. Ganun po, kalakas ka, powerful po yung mga panalangin, yung sama-samang panalangin, na kahit po sa imposibleng sitwasyon, ay magiging imposible. Di ba, sinabi naman po na yun ang Lord doon po sa Genesis na, may imposible ba kay Yahweh? Di ba? Wala imposible sa Lord kung tayo po ay nananalangin at nagtitiwala sa Kanya. So, ganun po ka-powerful po ng mga prayer natin, at ganun po katapat ng Diyos. Mashare ko na lang din po. Kami po, means, nung ilang taon na po ang nakalipas, may dumaan din po sa amin na ganung sitwasyon, mahirap at imposibleng sitwasyon. Meron po akong pamangkin na nakomatos. At halos isang buwan na po siya na komatos. Eh, imposibleng sitwasyon. At ang sabi nga ng mga doktor, walang nakakasurvive sa ganung kalagayan. Eh, di po ba, imposibleng sitwasyon? Pero patuloy po nananalangin ang mga kapatiran, ang mga pastor po natin ng panahon na yon. Dahil nga sabi ng doktor, walang nakasurvive sa ganung sitwasyon. Kaya nga, ang sabi sa amin ng mga doktor, tawagin nyo na yung pastor nyo. Kasi hindi siya magtatagal. Yun po ang sabi ng mga doktor sa amin. Kaya, sinabi po namin sa pastor namin, kay Pastor Boy. Pero ano po sagot ni Pastor Boy? Sabi niya, kung pupunta ako dyan, nangangahulugan, sumusuko na ako sa panalangin ko. Pero hindi po, sabi ni Pastor Boy, hindi siya pupunta, magpapatuloy siya sa panalangin. At ano po naging resulta nung po nagpatuloy na nanalangin sila, Pastor Boy, lahat po ng mga pastor natin ay nagpatuloy sa panalangin. So, ilang araw lamang po ang pagitan. Nagulat po yung mga doktor at nagising po yung aking pamangkin sa sitwasyon na yun. Komatos po siya isang buwan sa ICU. So, ganun po, ka-powerful po yung mga prayer po, na kahit po sa imposibleng sitwasyon, ay nagiging posible. At na-amaze po, pati yung mga doktor nagtaka, paano raw po nangyari? Halos wala raw po nakakaligtas sa mga ganun sitwasyon. Kaya nga po, patuloy po tayo manalangin, dahil po nandun po yung pagsama ng Diyos, kahit po sa mga imposibleng sitwasyon, ay nandun po siya at magiging posible yung po mga sitwasyon na pinagdadaan o pagdadaanan pa natin. Kaya po, magpatuloy lang po tayo sa ating panalangin, sama-sama ang panalangin, magpalakasan po tayo. At nakatitiyak po tayo, nandun po lagi ang Diyos na kasama natin na handang tumugon sa naman na ating mga panalangin. At sana po ay meron po akong mga isyasa nyo na minatutunan po tayo. At nandito po si Sister Belly para po sa pagpapatuloy po. So isa pong magandang gabi sa bawat isa po sa atin. At nawa po ang bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Ano po? So, pagbukas na po kayo sa akin sa Matthew 26 verse 36 to 42. Basahin ko po sa inyo. Sabi po na dito, nanalangin si Jesus sa Gethsemane.
at sinama nila, at sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanya mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito, gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So dito po sa verse na binasa po natin, ito po yung sa prayer life po ng ating Panginoong Jesus ay nandun po yung tinatawag na prayer of dedication and consecration. Amen po. Ito po yung panalangin na kung saan ay itatalago mo ang iyong sarili doon sa kalooban ng Panginoon. At dito po, nung ang Panginoong Jesus po ay malapit lang ipako sa krus, ay alam po ng Panginoong Jesus na mahirap po yung kanyang pagdadaanan. At alam din po niya na mahirap to pa rin yung kalooban ng kanyang ama. Ngayon sabi po doon sa Bible ay ang Panginoong Jesus po ay nakapagbaka, nakapag-wrestle siya sa pananalangin, sa posibilidad na maaari siyang umatras doon sa gagawin po sa kanya na pagpako sa krus. Ngayon sabi po doon sa Bible, habang nananalangin po ang Panginoong Jesus, nandun po na siya po ay pawis, lumalabas na po sa kanyang pawis ay dugo dahil sa sobrang hirap ng kanyang kalooban. So nandun po na ang bigat-bigat po ng kalooban ng Panginoon, nandun po na nakipag-ano po siya sa Panginoon na sabi po niya, ama ko, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap. So nandun po na yung possibility na pwede siya umatras. Pero sabi nga po dito ay sa prayer po ng ating Panginoong Jesus, nandun po yung prayer of dedication and consecration. Ngayon, buong galak pa rin po na tinanggap ng Panginoong Jesus yung kalooban ng Panginoon. So ang sabi nga po niya ay huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban ng Ama. So nandun po yung panalangin, nanalangin po siya sa Panginoon na Panginoon, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo. Ito po yung tinatawag na prayer of consecration and dedication. At alam niyo po, ang Diyos po ay naghahanap ng tao o ng mga Kristiyano na buong puso, buong buhay na magdededicate po at magkoconsecrate ng kanilang sarili doon po sa kalooban ng Ama. Alam ko po sa bawat isa po sa atin, itong part na po ito ay mahirap po. Kahit po sa araw-araw ng buhay natin, may mga desisyon po tayo na kailangan itanong po natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya. Kaya nga po importante, lagi po tinuturo po natin mga pastor na dapat alam po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, ang Diyos nga po ay naghahanap ng mga Kristiyano na magdededicate po ng kanilang sarili sa kalooban ng Panginoon. At doon lang po natin magagawa yung kalooban ng Panginoon kung pananatilihin po natin yung attitude of consecration sa ating mga buhay. Kaya nga po, ito pong prayer of consecration, ito po ay hindi isang beses lang. Ito po ay maraming beses na paulit-ulit mong sasabihin, paulit-ulit mong gagawin sa buong buhay mo. At dito lamang po mangyayari ang perpektong kalooban ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po, basa po sa atin pong pananalangin sa araw-araw, dapat nandun po lagi yung pagtatalaga po natin sa ating mga sarili na, Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Amen po. So, yun lang po ang i-share ko po. At tayo po ay manalangin. Bago po tayo manalangin, tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Praise Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Glorify your name, O God. Nakila ka, Panginoon. Pinupuri kita, ako'y narito upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Panginoon, pinupuri kita.
itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka kailan may di ka nagkula. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa pangalan ng Panginoon Yesus, O Lord, maraming salamat po, O Diyos, O Lord God, Lord, sa opportunity na ito, Lord, makapanalangin, O Diyos, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord, sa mga oras at Lord God, nililip up po namin, O Diyos, O Lord, lahat ng lingkod mo, O Diyos, O Lord God, Lord, sa pangunguna po ni Pastor Boy, Lord God, Lord, dalangin po namin, O Diyos, O Lord, na divine protection po sa aming senior pastor, O Lord God. At Lord, ang dalangin namin, O Diyos, yung malusog na pangangatawan, O Lord God, Lord. Lord, na malakas na resistensya, O God, O Lord, maging ng kanyang pamilya, Lord God. Lord, nagbawi ka kami, Lord God, Lord, ng kalusugan sa pamilya ni Pastor Boy, O Lord God, Lord. At dalangin namin, O Diyos, O Lord God, Lord, double portion of anointing sa aming senior pastor, O Lord God. Lord, at dalangin namin, O Diyos, Lord, yung Lord, palawakin mo po yung ministeryo na ipinagkatiwala mo sa kanya, O God. Lord, bless mo, Lord God, yung ministry ni Pastor Boy, O Lord God, Lord. At dalangin namin, O Diyos, Lord, sa araw-araw ng buhay niya, Lord God, Lord, maranasan niya yung kagalakan sa puso niya, Lord God. Yes, Lord, ingatan mo siya, Lord God. Sampu ng kanyang mahal sa buhay, O Lord God. Lord, maging mga district namin, Lord God, Lord. Dinadalangin namin yung bawat mga district namin, Lord. District pastor namin, Lord God. Ingatan mo sila, Lord God. Maging ang kanilang pamilya, Lord God, Lord. Palawakin mo po pa rin po, O Diyos, Lord, yung pinagkatiwala mo sa kanilang ministeryo, Lord God. At Lord, i-bless mo pa rin po, Lord God. Lord, sila, O Diyos, O Lord God. At Lord, ang elder namin, Lord, mga elders namin, Lord, ingatan mo, O Diyos, Lord, maging ang pamilya nila, Lord God, Lord. I-bless mo sila, Lord God, Lord. At dalangin namin, Lord God, yung mga pastors, workers, namin, Lord God, ingatan mo, O Diyos, O Lord God, Lord. Lalo na po yung mga naka-deploy, Lord God, ingatan mo, O Diyos, Lord God, maging ang mga iniwan nilang pamilya, Lord. Lord, bless mo, O Diyos, O Lord God. Lord, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala, O God, Lord God. Dahil ibinigay nila, Lord God, yung kanilang mga anak, O Diyos, Lord God, Lord, upang maglingkod sa iyo, O Diyos, O Lord God, Lord. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God, Lord. Hindi po, Lord God, yung mga simbahan, Lord God, 1,000 churches, Lord. Yes, bawat Lord. District, Lord God, Lord. Dalangin namin, O Diyos, Lord, ikaw po ang magturo, Lord God, Lord. Maggabay, O Diyos, Lord, kung saan po, Lord God, maghanap ng mga simbahan, O Diyos, Lord God. Lord, i-bless mo, O Diyos, O Lord God, ang mga district namin, Lord God. Upang sa paghahanap ng simbahan, Lord, palakasin mo pa rin po sila, Lord God. Lord, spiritually, physically, Lord God, Lord. At upang, Lord, makapaghanap po, O Diyos, ng mga maraming simbahan, O Diyos, Lord God. Lord, at makapag-produce po, O Diyos. Lord, tulungan mo po, O Diyos, ang aming mga district pastor. Lord, makapag-produce po, Lord God, ng mga manggagawa mo, O Diyos. Ng pastor, workers, Lord God. Elder, supporter, Lord God, Lord, yes, members, O Lord God. Maraming salamat. Ngayon pa lang po, kiniklaim na po, dinideclare na po namin, Lord God, ang 1,000 churches, bawat district, Lord. Maraming po salamat, O Diyos. Maging, O Lord God, Lord, church building, Lord God. Yes, O Lord. Lord, nagde-declare kami na magkaroon po ng sariling church building po. Ang main, Lord God, main church, Lord God, ng Rema, O God, Lord. Gayun din po, Lord God, bawat district, Lord God, Lord, nagde-declare po kami, Lord God, na property, Lord God, Lord, ng church building, Lord God. Maraming salamat po, ngayon pa lang po, nagki-claim na po kami, O Diyos, O Lord God.
yes. ng bawat simbahan, bawat outreaches, Lord God. Yes, oh Lord, ng sariling building, Lord God. Amen, ng Lord. Church, oh Lord. Maraming maraming salamat, yes, po, oh Diyos, oh Lord God. Lord, salamat po, oh Diyos, sa katagumpayan po, Lord God, ng Lord, ng mga pastor namin, Lord God. Spiritually, Lord God, maraming salamat po at mga workers, oh Lord God. Higit pa, Lord God, sa kami, sa mananagumpay, oh Diyos. Marami pong salamat, oh Diyos. Lord, sa iyo lang namin may binibigay ang katastasang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yes, Lord God, thank you. Mas sa pangalan po lang ng Panginoon Jesus, Father God, yatas po namin, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord. Alam mo, Lord, yung katatayuan ng bansang ito, Lord. Dalangin namin, Lord, ang pagkilos mo sa bansang ito, Lord. Lord, ikaw ang nakakakita ng sitwasyon ng aming bansa. Kaya naman, Lord, tinatas namin ang bansang ito, Lord. Patuloy, Lord, na pagpalain mo, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord. Yes, God, Lord. Lord, yung prosperity, Lord, ang ibigay mo, Lord, sa bansang ito, God. Maging sa mga namumuno, Lord, ng aming bansa, Lord, tinataas po namin, Lord, magmula po sa pinakamataas, Lord, na posisyon, yung presidente mo namin, Lord, tinataas po namin siya, ikaw, Lord, ang kumilos, Lord, sa buhay niya, hanggang sa pinakamababa, Lord, na posisyon, Lord, ikaw, Lord, ang siyang manguna, kumilos, Lord, God, yung kalooban mo lamang, Lord, God, ang magawa po ng bawat sa Lord, God, maging, Lord, yung election na darating, O Lord, God, Panginoon, Lord, gawin mong maayos, Lord, yung election, Lord, yung dating yes, election, Lord. Lord. Ikaw ang pumili, Lord, sa susunod na mamumuno sa bansang ito, yes, Lord God. Yung pinili mo lamang, Lord God, ang siyang manungkulan, Lord, sa bansang ito, Lord God. At Lord, nakikita mo, Lord, yung sitwasyon sa paligid, Lord. Nakikita mo, Lord, yung kalagayan, yung mga virus na nasa paligid pa, Lord. Sinabi mo sa insulta. Lord, anuman ang talian namin dito sa lupa, itatalian mo sa langit. Yes, kaya ikaw, Espiritu ng COVID-19, yes, Delta Batang, binawasa ka namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Omicron, binawasa ka namin, kinupuno ka namin sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa bansang ito. Pinigyan namin pinahintulutan dito. Kaya ikaw, na COVID-19, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, sinabi mo, Lord, anuman ang pakawala namin dito sa lupa, ipapakawala mo sa langit. Lord, nagpapakawala po kami ng healing anointing, Lord. Sa bawat sa Lord, sa mga tao, Lord, na naapektuhan ng virus ito, Lord. Tiyatas po namin ang bawal sa Lord God. Lord, sinabi mo sa 1 Peter 2:24, Lord God, na dahil sa masugat mo, Lord, ang bawat kami ay gumaling, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa kagaling. Ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim na namin, Lord, yung kagalingan na yun, Lord. 2,000 years ago pa, Lord, ibinigay mo na yung kagalingan sa bawat set na yun, Lord, ay kiniklaim namin, Lord, yung kagalingan. Maging sa salta na yung paatid, Lord God. Kami ay gumaling, Lord. Salamat, Lord, sa kagalingan, Lord God. Alam mo, Lord, yung sitwasyon ng bawat isa, yung mga naapektuhan, Lord. Kaya naman, Lord, ngayon pa lamang, Lord, ay nagdi-declare na kami, Lord, ng complete healing mula ulo hanggang tala pa sa lahat ng tao, Lord, na nagkaroon ng karamdaman, Lord. Salamat, Lord, sa kagalingan, Lord. Maging yung, Lord, yung mga false doctrine, Lord, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. False religion, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Hindi namin kayo pinahintulutan sa bansang ito. Lumayas kayo. At Lord, nagpapakawala kami ng salvation, kaligtasan sa bansang Pilipinas, Lord. Ikaw, Lord, ang kumilos sa bawat isa, Lord God. Dalhin mo, Lord, yung panyapak ng bawat isa, yung mga lingkod mo, Lord, sa lahat ng tao, Lord, at maning nila, Lord, yung kung salita mo, Lord, magkaroon ng salvation, Lord, sa bawat isa, Lord God. Salamat, Lord. At maging, Lord, yung daily, Lord, Bible study namin, Lord, online, Lord, tinataas mo namin, Lord God, patuloy, Lord. Ikaw, Lord, ang kumilos, Lord, sa Bible study namin, Lord. Gawin mo itong matagumpay, Lord, sa bawat araw, Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na pagkilos mo at tunay, Lord, na binibigyan mo kami ng mga revelation, Lord, katuruan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Salamat at dalangin namin, Lord, yung mga narinig namin sa daily Bible study namin, Lord, ito ay magrema sa puso namin, Lord God. Magamit namin, Lord, sa mga battle namin, sa araw-araw namin pamumuhay, Lord God. Lord, maging impastor namin, Lord. Lahat ng pastor namin, Lord, kinataas po namin ang bawal sa Lord. Patuloy na ikaw ang kumilos sa mga pastor namin, Lord. Bigyan mo sila, Lord, ng revelation knowledge, Lord God. Ikaw, Lord, ang kumilos, bigyan mo sila ng kaisan, katalinuhan. May pahayag nila, Lord, yung salita mo, Lord God. Salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa bawat bibig ng mga pastor namin, Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkilos mo. Maging, Lord, sa mga pangailangan ng bawat pastor namin, Lord. Ikaw mag-provide, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa mga pagpapala, Lord, ngayon pa lamang, Lord. Tinanggap na ito ng mga pastor namin, Lord. Salamat, Lord. Patuloy, Lord, na ingatan mo ang mga pastor po namin, mga lingkod mo, Lord. Saan man sila magpunta, Lord. Nandun, Lord, yung protection mo. Balutin mo po, Lord, God, sila ng yung banal na dugo, Lord. Salamat po, aming Diyos.
Ama, wala kami may tatan sa iyo, kundi wala kami may babalik sa iyo, Lord, kundi ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsambal at natitinatas po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, tiyantasin po namin sa iyo, Panginoon, yung mga kasamahan po namin, Panginoon, na naroon, Panginoon, sa abroad, O Diyos. Dalangin namin, Ama, ang pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Lord, gawin niyo pa rin pong maging malinaw sa kanila, O Diyos, yung purpose mo, bakit mo sila dinila doon. Lord, higit sa lahat, Panginoon, na gawin niyo pa rin po silang pagpapala doon sa lugar na yun, Panginoon, yes. Kusama po sila naroon, na Lord, may ipahayag pa rin po nila, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ingatan niyo rin po, O Diyos, yung mga pamilya na naiwan nila, Panginoon, yung sacrifices na ginawa nila, O Diyos, patuloy, Panginoon, na ikaw magbigay sa kanila, Panginoon, ng comfort, Panginoon, sa times na sila, Panginoon, ay nalulungkot, O Diyos, nangihina, Panginoon, palakasin mo sila, Panginoon, at patuloy pa rin, Panginoon, na Lord, mangyari pa rin po, O Diyos, ang kalooban mo sa buhay na makasamahan namin ito, Panginoon, sa pangalan, Panginoon, sa ganyan, Panginoon, sa mga oras, O Diyos, yanasin pa rin po namin siya, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon, Lord, salamat pa rin po, O Diyos, sa complete healing, Panginoon, ng aming senior pastor, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, anuman ang gawa mo sa tanas sa buhay ni Pastor Boy, minawasan ka namin. Ikaw na demonyo na bibigay sa kanya ng sakit, minawasan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, bitawan mo siya sa pangalan ni Jesus. Siya ay pag-aari ng Diyos, kaya hindi mo siya pwedeng pakialaman. Ikaw ay talon na sa tanas 2,000 years ago, kaya wala kang karapatan sa tanas sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakula kami, O Diyos, ng kagalingan, Panginoon, kay Pastor Boy mula ulang ng talampakan. Ingatan mo siya, Panginoon. Ingatan mo ang aming Pastor, O Diyos. At patuloy, Panginoon, ipagkalap niyo pa rin po kay Pastor Boy. Lord, yung revelation knowledge mo, Panginoon. Lord, yung anointing mo, Panginoon, sa pamamahala po niya, Panginoon, Mr. Pinagkatiwala mo sa kanya. Pagpalaya mo ang bawat hawakan ng kanyang mga kamay, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoon. Sige din po, Panginoon, tiyatasin po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga may mga prayer requests sa mga oras ito, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, salamat, Panginoon, sa katugunan ng mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig at nunod sa live nito, Panginoon. Sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita sa Mark 11:23-24, Panginoon, na kung kami po'y mananalangin, manalig po kami, na ito po'y natanggap na po namin. Kaya, O Diyos, ngayon pa lang salamat sa katugunan, Panginoon, ng bawat panalangin ng bawat isa na nakikinig, O Diyos, at nanonood sa live nito sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Panginoon, tiyatasin po namin siya, Panginoon, Lord, yung training, Panginoon, Lord God, ng aming mga pastor, ng aming mga workers, O God. Panginoon, alam namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, ayon sa iyong salita, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, na magaganap pa rin, Panginoon, ang training na yung Panginoon. Lord, walang makakahadlang sa gawain mo, programa mo yung Panginoon. At walang makakahadlang dyan, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, sinusuway namin na lahat ng gawa mo sa tanas, sa training na yan, ikaw na demonyo, nais hadlangan ang training na yan ng mga pastor namin, mga workers. Sinusuway ka namin sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ngayon pa lang, salamat, Panginoon, maging sa lugar, nagagalpan ng training na yung Panginoon. Salamat po, O Diyos. I-ready mo, Panginoon, ang mga lingkod mo, Panginoon, ang aming mga pastor, ang mga manggagawa namin, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, i-ready mo na, Panginoon. At patuloy, O Diyos, yung lugar ng pag-training ng Panginoon, ipadala mo na, Panginoon, ang mga libo-libo mong anghel, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At Lord, patuloy pa rin po, O Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, sa buong kabuuan ng Rema, Panginoon. Lord, yung manifestation ng gifts of the Holy Spirit, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo sa buong kabuuan ng Rema, Panginoon, yung gift na ito, Panginoon, na regalo mo sa amin, Panginoon. Lord, ilagay mo sa amin yung strong desire, Panginoon. Dalam namin, O Diyos, na kalooban mo yung mga anak mo, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng gifts of the Holy Spirit. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa manifestation, O God, sa buong kabuuan ng Rema, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na Lord, i-enlarge mo, Panginoon, ang buong kabuuan ng Rema, Panginoon. Lord, sa lahat po ng aming mga pastor, mga manggagawa, Panginoon, palawakin niyo po, Panginoon, yung mga ministeryo pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas ng papuri at pagsamba sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sige po tayo po yung mag-worship. Pagdating bayan ng Diyos.
sa amin, Panginoon Lord. Panatilihin mo sa amin yung fire, O God, na Lord, kami, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa pagbalik mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, mag-isa mga panalangin namin sa mga oras. Alam namin, O Diyos, na Lord, pinagkalaw mo na yung kasagutan sa bawat sa amin at mag-isa mga panalangin po namin. At ito po, Panginoon, ay sinasalihan po namin ng banal na tugon ng Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang nagamit po sa lahat. God bless po. God bless po. God bless po.